Ngayong araw ay nanlibre ang fiancé ni Janu na si Het Kumar at talaga namang nag-enjoy kami ngayong araw na ito. Mapapalayo kami ngayon guys dahil papunta kami ngayon sa Ahmedabad. 5 oras ang biyahe namin para makarating lang sa destinasyon na pupuntahan namin. Pero bago ang lahat, bago kami magsimulang mag-enjoy ay nag-stop muna kami dito sa temple na ito dahil gusto daw magpasalamat ni Het Kumar sa panibagong taon na naman na binigay ng Panginoon sa kanya. Kaya naman ay nag-stop over muna kami at nag-alay ng kaunting dasal. Dahil nga maaga kaming umalis sa bahay ay nagutom kami, kaya naman may nakita kaming naglalako nitong bungra na tinatawag nila na parang cropek sa atin. Ang presyo nito ay nasa 10 rupees lamang o nasa 7 pesos kada isa. Katapos nga ang 2 oras na biyahe ay nagiya na ang lahat na kumain ng proper breakfast, kaya naman ay huminto muna kami sa lugar na ito. Mga kasama din kasi kami na gustong mag-washroom at meron din silang malinis at magandang washroom dito, kaya naman ay napagpasyahan muna namin na mag-stop over ng kakaunti dito. Ine-explain sa akin ni Milan na sikat daw pala ang lugar na ito dahil sa isang lugar na ito ay nagkasama-sama ang iba't ibang mga restaurants at nasa gitna siya ng daan, kaya naman ay laging ito ang stopover ng mga tao. Napakadaming food stalls guys. May Punjabi, may Katiawadi Chinese, and another store naman is mayroong mga sandwiches, burgers, ayan. Sa bandang dulo ay meron din palang playground ang mga bata at madalas daw itong binubuksan tuwing gabi na bilang isang attraction din sa lugar na ito. Nakita ko nga si Kuya Milan na nalibot na ang buong lugar at tinitignan kung ano ba ang pwede naming bilhin at kainin. Kapag-desisyon na nga sila at umorder na kami dito sa Iskon Gatia. Ito ang famous Gujarati store para sa mga Gujarati snack. Mabilisan lang ding dumating ang order namin, kaya naman ay dali-dali na kaming kumain para kami ay makaalis na ng maaga. Parating na kami sa destination namin. Order pala sila nitong Gatia guys. Ito ay gawa lang sa Duff o tinatawag nilang Medan Lot. Ito sa mga kadalasang kinakain nila dito bilang breakfast. Sa atin ay meron tayong omelette, sa kanila ay meron silang Gatia. Meron itong malaking sili sa taas at pwede mo siyang i-dip sa chutney. Nandun itong kasamang salad na libre lang nilang binibigay na kasama sa order na ito. Sa gilid ko naman ay si Janu na umorder ng tepla at ang binubuksan niya ngayon ay ang tinatawag nilang pickle. Di rin nagtagal ay dumating na ang inorder naming fafra at ang bajia. Tulad ng gatia kanina ay may kasakasama itong chutney at malalaking sili, kaya naman ay napakasarap ito at nagko-complement ang lasa ng bawat isa. Alam nyo ba, nahirapan din ako nung una sa mga pagkain ng mga Indiano dahil hindi ako sanay sa mga kinakain nilang ito. Pero habang tumatagal ay nagugustuhan ko ito. Para sa mga hindi nakakakilala sa inyo ay siya si Jaydeep Bai. Ang asawa naman niya ay ang katabi niya at siya ay si Mohini Babi. Siya ay ang pinsan ni Milan at ang matalik din niyang kaibigan, kaya naman kapag tuwing umaalis kami ay kasakasama namin sila dahil mas masaya kapag magkakasama kaming lahat. Sarap na sarap nga sa pagkain ng Doc Milanyo dahil mag-aalas 11 na ay wala pa kaming kain. Siguradong sigurado ako na gutom na siya. Kaya naman ay hindi na siya nagsasalita at wala nang tigil ang pagsubo niya. Hindi rin nagtagal ay dumating na ang order naming french fries at sabay-sabay naming pinagsaluhan ito. After naming kumain ay nagsimula na ulit kaming magbiyahe dahil medyo malayo-layo nga ang pupuntahan namin. Unang pinuntahan namin ay itong Science City. Actually, matagal na talaga naming iniisip na pumunta dito pero talagang nabubulilyaso at ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon na ituloy ito. Kung nanonood kayo sa mga YouTube videos namin ay maaalala nyo na nagpunta na kaming dalawa ni Milan dito.
At nung makita nila ang video na yun, ay talaga namang nagyayaya sila na pumunta daw kami ulit para naman ma-experience din nila ang na-experience namin. Kita ni Jano ang thrill rider na ito at dahil mura lang din naman ang fee dito, which is 30 rupees lamang, ay tinuloy na lang namin. Kung sa pesos, ay nasa 20 pesos lang naman, di ba? Napakamura. Bumili na nga kami ng ticket at sumakay na. At sa gilid ay may nagbibigay ng mga salamin. Hindi pala ito guys, at manonood kami sa loob na parang sine. Iniinggit nga namin si Milan at JD Bay dahil hindi sila sumama dahil ang sabi nila ay pambata daw ang sasakyan na iyon pero nagkakamali sila. Punta naman kami ngayon sa Aquatic Gallery at nakita ko nga ang ginawa ni Het Kumar kay Jano at ang sabi ko sa kanya, caught on camera siya at makikita kung paano tinatrato si Jano. Siyempre ay pabiru lang naman yon at nakakatuwa na talagang naging komportable na ang dalawang ito kahit na arranged marriage lang sila. Aming tatlong couple kasi ngayon ay sila lang ang arranged marriage at kaming dalawa ay love marriage kaya naman nakakatuwa na talagang nagkakasundo sila sa bawat bagay. Titignan mo ay parang mahal na nila ang isa't isa. Kapasok na nga kami sa loob at ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang lugar na ito. Pagkatapos naming magpunta sa Aquatic Gallery ay pinuntahan naman namin na susunod itong Robotics Gallery. Dito sa lugar na to ay makakakita ka ng iba't ibang mga imbensyon at mga robot na talaga namang nakakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Mag-aalas 4 na nga ng hapon at talaga namang gutom na kami kaya oras na para mag-lunch kami. Napaka-late ng lunch namin, di ba? Nandito kami ngayon sa Amul Restaurant para kumain at ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga in-order namin.
Nag-order nga si Jaybay nitong napakalaking dosa na made out of rice flour at may iba't ibang chutney at may potatas na palaman sa loob. Di rin nagtagal ay dumating na si Jano, daladala ang order niya at umorder siya ng aloo cheese parota at pizza. Si Doc Milan naman ay nag-order ng favorite niyang chole bature. Kakasama din pala ng order niya ay ang order ni Het Kumar na Pav Bhaji. Ngayong araw ay nakasabay din namin ang napakaraming mga estudyante na nagfi-field trip dito. Ang lugar kasi na ito ay very educational at talaga namang halos lahat ng lugar dito sa Gujarat ay compulsory field trip dito, gaya na ang sabi ng gobyerno nila para maingganyo ang mga bata at maging interesado sila sa siyensya. Pagkatapos nga namin sa Science City ay nagyaya naman si Het Kumar manood ng sine, kaya naman ay naghanap kami ng napakagandang sinehan na magiging komportable ang lahat. Ayan, pinagdidiskusyon na nila yung napanood naming movie. And napakaganda ng mga upuan nila dito, guys. Ginabi na nga kami at kumain na lang kami sa pinakamalapit na restaurant sa bahay namin.